Magandang araw, CCF fam! Ako si Bea Rubio from Big Singles Ministry at kasama natin ngayon si Pastor Bong para sa Sunday Fast Track at sagutin ang ilan sa ating mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong! Magandang araw din sa iyo! Ito po ang aking unang tanong. Nabanggit niyo po kanina na ang mga nabautismuhan kay Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Kaugnay nito, maituturi po bang Kristiyano ang mga tumanggap kay Kristo kahit na hindi pa sila nababautismuhan sa tubig? Yan. Yung bautismo sa tubig, yan lamang ay public declaration na nangyari sa iyo. Kaya marami, pag Kristiyan ka na, nangyari na sa iyo yun eh. Kanya lamang, wala ka marahil pagkakataon pa na maipahayag ito publicly. But of course, I challenge people na magpahayag nyo pa rin publicly. Kasi iba naman, hindi sila nagpapabautismo dahil sa sila ay marahil may karamdaman o kaya naman ay hindi pa rin sila talaga totally convinced sa kanilang pinananampalatayanan. So sabi din sila, baka hindi pa rin kayo Christian, di ba? Kasi kung Christian ka at may chance ka, magpapabautismo ka. Kasi gusto mo ipahayag yon na talagang you are identified with Christ. Ngayon, kung wala kang chance at ikaw ay naging Christian on your deathbed, eh, hindi naman kailangan yung bautismo. Kaya even Paul said, I was not called to baptize, but to preach the gospel. Diba? So, but the result, hindi naman lahat ng sinera ni Paul binabautismohan niya kagad. Pero they became followers of Jesus. So yun, kaya ang bautismo, hindi yan, kahit magpabautismo ka kung wala nangyari sa loob mo, hindi ibig sabihin, ay hindi ka pa rin ligtas. Kailangan mangyari muna sa katotohanan, sa spiritual life mo, bago mo yan magpahayag. Sakalang meron niyang value. Salamat po sa paglinaw noon, Pastor Bong. Sa susunod ko pong tanong, tama bang katuwiran o gawing excuse ang katagang I am still a work in progress kapag tayo ay nagkakasala? Ayan. Ang totoo, ang sanctification kasi, unlike justification, yan ang position mo, no? Yung sanctification, parang it's a process. Talagang you are changing, diba, from glory to glory. Pero pag dahil nagkakasala and making that as an excuse, willful yun. Di ba? Parang you are disrespecting Jesus Christ. But natural lang na minsan ang Christian nagkakasala dahil hindi nga tayo perfect in a sense. In that sense, no? Perfect tayo before God, but in that sense na yung ating attitude na lumalabas dahan-dahan, inabago tayo ng Panginoon. Katulad ng paliwanag ko, para kang inampon mula ka sa batang paslit. Inampon ka. Siyempre, hindi ka magbabago kahit mayaman ka na, mayroon ka ng bagong pagkatao. Pero kasi magbabago, dahan-dahan, you will learn it. Kaya as we meditate the Word of God, nakikita natin, ganito pala ang buhay Kristiyano. Ganito pala si Jesus. Doon pala naintindihan, ganito pala yung gusto niya. Ito pala ayaw niya. So you're growing, di ba? Kaya we stumble. But we will not stumble headlong. Pero kung yung alam mo na, pero sinasadya mo pa rin, medyo magtanong-tanong ka, talaga bang si Jesus ang master mo? O slave ka pa rin ng kasalanan? Ayan. Salamat, Pastor. And baka itong tanong din na to, marami pa rin ang hindi malinaw sa kanya. Malaya na po ba tayong magkasala dahil alam naman natin na mapapatawad tayo ni Jesus? Ayan. Yun nga yung pinaka-argument ni Paul, di ba? As sin increased, sabi niya, grace abounds more. Sabi niya, so pwede na ba tayong magkasala? Pwede tayong magpatuloy sa kasalanan? Hindi nga! Exclamation point pa yan. May it never be. Bakit? Patay ka na nga sa kasalanan eh. Hindi mo nagugustuhin ang kasalanan. The moment na naintindihan mo ang Kristyanismo, hindi mo nagugustuhin. Bakit ka mo? Kasi you have a new heart, a new spirit, a new disposition, a new mind. Ngayon, ang problema, pagka natikman mo ulit, ayan, nagkasala ka ulit, magtinding struggle yan, maglalaban sa puso mo. Kaya yung iba, bakit nagtutuloy-tuloy ako? Kasi nga, pinagbigyan mo eh. You allowed sin again to control you. Kaya the only way for you to get back is always to go back to Jesus. Hindi yan sa magitan, hindi, mamanga ako kay Lord. Hindi, you go back to the promises of Jesus, claim it, and live it out. Salamat po, Pastor Bong. Pagsagot sa aming mga tanong. Pero bago tayo magtapos, iniimbitahan namin kayo, mga singles, to join Big Fridays. Ito ay nagaganap every Friday, 7:30 ng gabi, dito sa CCF Center. And that's it for Sunday Fast Track. Paalam and God bless!